Masinsinang nag-usap ngayong araw sina Pangulong Bongbong Marcos sa Chinese Ambassador Huang Xilian kasunod ng panglilaser ng Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard noong February 6 sa West Philippine Sea. Bukod sa dalawa, kasama rin sa pulong sina Defense Secretary Carlito Galvez Jr. at National Security Advisor Eduardo Anyo. Wala pa pong detalye sa kanilang mga pinag-usapan. Pero base sa statement ng Presidential Communications Office, ipinaabot ng Pangulo kay Ambassador Huang ang pagkabahala niya sa sunod-sunod na aksyon ng China laban sa ating Philippine Coast Guard at maging sa mga Pilipinong mangingisda. Bago po yan, naghahain na ng ika-8 diplomatic protest ngayong taon ang Department of Foreign Affairs laban sa China. Kugnay pa rin yan ang laser incident kamakailan. To the rescue naman ng Amerika na agad nagpahayag ng pagkampe sa Pilipinas. Handa raw silang i-invoke ang Mutual Defense Treaty para protekta ng Pilipinas laban sa China. Pero tingin ng ilang senador, hindi pa ito ang tamang panahon. Nasa frontline na balitang yan, si Maricel Halili. Ang panlilaser ng Chinese Coast Guard na pansamantalang bumulag sa mga taga-Philippine Coast Guard na sakay ng BRP Malapascua noong February 6. Idinaan na ng Department of Foreign Affairs sa isang diplomatic protest. Kinundin na nila ang pagbuntot, panghaharas at mapanganib na panunutok ng military-grade laser. Illegal din daw ang paghahamon ng China Coast Guard laban sa PCG sa pamamagitan ng radio. Banta raw ito sa soberanya at seguridad ng Pilipinas bilang isang estado. Tayo kasi ang may karapatan sa naturang teritoryo. Dagdag pa ng DFA, nakakabahala at nakakadismaya ang pagiging agresibo ng China, lalo't kabibisita lang doon ni Pangulong Bongbong Marcos noong Enero. Napagkasunduan pa naman nila ni Chinese President Xi Jinping na ayusin ang maritime differences sa pamamagitan ng diplomasya at dialogo. Iginiit din ng DFA na dapat sundin ng China ang 2016 arbitral ruling na nagsasabing atin ang teritoryong inaangkin nila. Pero ang China, binabaliwala pa rin ang arbitral ruling at nanindigang kanila ang Ayungin Shoal. Nilaser daw nila ang Philippine Coast Guard dahil pumasok daw ito sa China territory kahit hindi naman. Nagpahayag naman ng suporta ang Amerika kaugnay sa laser incident. Hindi raw ligtas at tila nang poprovoke pa ang China sa ginawa nilang panandali ang pagbulag sa mga crew member ng BRP Malapascua. Bantaan nila ito sa kapayapaan at stability ng rehiyon, gayon din sa kalayaan ng navigation sa South China Sea. Pagpapaalala ng US, ang anumang pag-atake sa Pilipinas kabilang na sa mga barko ng ating bantay-dagat ay pwedeng mag-invoke o magpagalaw sa US-Philippines Mutual Defense Treaty kung saan tutulong ang pwersang militar ng Amerika sa ating bansa. Ayon sa PCG, hindi first time ang nangyari noong February 6, pangalawang beses na ng laser ang China. Noong Hunyo ng nakaraang taon, tinutukan din ng laser light ang mga sakay ng BRP Habagat. Ang difference is that blue lights ito na ginamit, ngayon ang ginamit nila is green. Anong nakuto na expose ang Coast Guard dito ay nagkaroon sila ng temporary blindness din at skin itchiness. Maging ang mga senador, bad trip na sa pangaharas ng China. Paulit-ulit na raw itong ginagawa sa atin na itinuturing pa man din ating kaibigan. Sabi ni Senador Francis Tolentino, dapat magkaroon na tayo ng joint patrol kasama ang Amerika o di kaya ay Japan. Hindi pa nakakahiya na paulit-ulit na lang yan. So again, last year I proposed joint patrols. Again, with France helping us, with allies providing us equipment. I think there's nothing wrong. Do you think China would do that if there is a joint delivery of food supply going to Ayungin Shoal to replenish the food stocks of our soldiers billeted in the BRP Sierra Madre? Do you think the Chinese Coast Guard would do that? I don't think so. Sa kabila niyan, tingin ng ilang senador hindi pa napapanahon para i-invoke ang US-Philippines Mutual Defense Treaty. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.